Alam mo ba na ang karne mula sa cricket o kuliglig ay di hamak na mas masustansya kaysa karne ng baka? Sa katunayan, 30 grams ng protina ang pwedeng makuha sa isang cricket, habang 20 grams lang ang nasa 90% na lean beef. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang edible insects ay maaaring makatulong sa problema ng food security. Nasa 2 bilyong tao na ang naitalang regular na kumakain ng insekto sa buong mundo. Kasama sa diet nila ang salaginto, uod, bubuyog, putakti, at langgam. Ngayon, alam mo na! Good morning at welcome back sa Panahon TV. Kung namamasyal sa mga sikat na bakasyonan ng bansa, para lubusan itong ma-enjoy, narito ang magigilagay ng panahon sa tourist spots ng bansa. Pangkalahatang maaliwalas na panahon pero posible pa rin ang mga pag-ulan sa susunod na mga oras sa Vigan, Banawe at Anilao. Samantara sa Puerto Galera, pangkalahatang maaliwalas sa panahon at maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan sa susunod na mga oras. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 17 to 36 degrees Celsius. All good weather condition ang iiral din sa Naga City, El Nido, Boracay at Camiguin. Pero paghandaan pa rin ang mga pag-ulan dahil posible pa rin ito sa susunod na mga oras. Ang temperatura papalo ng 34 degrees Celsius. Simula nung unang paglapag ng NASA sa buwan noong taong 1969, nakita nila ang isang lupain kung saan tuyot at walang posibilidad na magkaroon ng tubig. Pero makalipas ang ilang dekada, natagpuan nila na sa ilalim ng mabatong lupain na ito ay may nakatagong tubig. Pero ang tubig na ito ay nanganganib na maubos dahil sa meteors na tumatama sa buwan. Ang pagbagsak ng mga ito sa buwan ay nagiging dahilan upang sumabog papuntang atmosphere ang mga water particles sa buwan. Nadiskubre ng NASA ito gamit ang data na nakalap ng Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer o LADEE. Ayon sa pag-aaral, kada taon nawawalan ito ng 200 metrong tonelada ng tubig. Pero dahil ang ating buwan ay 4.5 billion years old na, magandang balita para sa mga gustong pag-aralan ito dahil mukhang matatagalan pa ang pagkaubos ng water molecules sa ating buwan. Bukod sa tubig, alam nyo ba na matatagpuan din sa buwan ang chemical compound na silika, isang uri ng quartz na ginagamit sa paggawa ng salamin at mga seramika. Abangan ang nakakabighani nitong pagpapakita, ito ay sa ganap na 3:47 ng hapon at lulubog naman ito 4:04 ng hapon. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Sa iyong pagtingala sa kalangitan ngayong gabi, mapapansing halos kalahati ng buwan ang naiilawan. Ang tawag sa ganyang phase ay waning crescent. Kapag ganito, nasa silangan ng buwan kapag gabi habang nasa kanlura naman, right after sunrise. Ang ibig sabihin ng waning ay decreasing, kasabayan ng unti-unting pagkabawas ng liwanag ng buwan. Kapag less than half ng buwan ang maliwanag at hindi gaanong malaki ang epekto nito sa tidal variations, tandaan, ito ang waning crescent moon. Sawa ka na ba sa suot mong lumang pantalon upang makaiwas sa garment pollution? Narito ang isang paraan upang ma-recycle ang iyong maong. Alamin kung papaano kasama si Tricia Garin. Sa araw-araw at palaging pantalunong suot, don't worry dahil bibigyan natin yan ng makeover. Nakagawa na tayo ng shoulder bag mula sa lumang pantalon. For today, panibagong do-it-yourself project na naman ang ating gagawin dahil gagawa tayo ng palda mula sa lumang pantalon. Narito ang mga materyales. Ihanda ang lumang pantalon, gunting, sinulid na kasing kulay ng pantalon,
karayom, marking pen, at ruler. Para sa sukat ng palda, depende na sa'yo kung gaano kaikli o kahaba ang gusto mo. Pagkatapos markahan at sukatin ang tela, gupitin ito gayon din sa kabilang bahagi ng pantalon. Sunod naman natin gawin ay gupitin ang gitnang bahagi ng pantalon. Baliktarin ang tela at tupiin ito sa gitna. Siguraduhin pantay ang magkabilang gilid ng tela kung saan tayo gumupit. Pagkatapos, markahan ng linya ang magkabilang gilid nito. Ito ang susundin nating marka sa pagtatahi ng tela. Sa pagtatahi, pwede din kayong gumamit ng makina o sewing machine para mas malinis at mas mabilis ang tahi. Gupitin ang sobrang tela at gayon din ang gawin sa kabilang bahagi ng tela. Baliktarin ang palda. Kunin naman ang tela na pinutol natin kanina. Sukatin ang lapad ng palda mula dito at markahan. Gupitin ang linya na ginuhit. At gayon din ang gawin sa isa pang putol ng tela. Gupitin ang gitnang bahagi ng mga tela hanggang sa makagawa ng dalawang parisukat. Itupi ang tela sa gitna ng dalawang beses. Mula sa nakatuping sulok nito, markahan ang tela na may sukat na 16 cm sa paikot at sundin ang linya nito. Markahan din ng 5 cm ang tela at gupitin ang mga ito. Mula dito ay makakagawa tayo ng hugis bilog na tela. Gayon din ang gawin sa isa pang putol ng tela. Gupitin sa gitna ang mga ito at pagdugtungin ng magkabilang dulo. Ito naman ang magsisilbing ruffles, kaya tatahiin natin ito sa dulo ng palda. Siguraduhin nakapaloob ang ruffles sa nakabaligtad na palda. Sa ganitong pwesto natin siya tatahiin ng paikot. Pagkatapos tahiin ang ruffles, baliktarin ang palda at ayan na! Meron ka ng palda mula sa pinaglumaang pantalon. Ayan, kasyang-kasya yung ginawa natin. Ang mga lumang pantalon katulad nito, meron pa palang tinatagong ganda. Kayo huwag matakot mag-eksperimento at siguradong makakagawa pa tayo ng mga bagong proyekto. Ako si Trisha Green para sa Panahon TV. Ang El Nino nagdadala ng pagkatayot at kakulangan sa supply ng tubig. Sa patuloy nitong pag-iral sa bansa, narito ang mga lugar na makararanas ng dry spell at drought ngayong buwan. Makararanas ng dry spell ang Bohol, Cebu at Southern Leyte sa Visayas. Samantala, drought naman ang mararanasan ng probinsya at mga lungsod sa Luzon, partikular sa Bataan, Metro Manila, Cavite, Marinduque, Romblon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa gawing Kabisayan naman, makararanas ng drought ang Aklan, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern at Western Samar. Abangan sa aming pagbabalik, heatwave naranasan sa ilang bahagi ng India. At pagbaha, patuloy na nakaaapekto sa Canada. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang Panahon TV.